mga modus ng mga kawatan sa mga establishmento. Hindi pa rin matigil-tigil. Kuminsan pa ang salarin, mga kawatan na napadaan lang. Pero paano kung ang mismong bantay ng tindahan ang sumalakay? Ano ang dapat gawin para hindi mabiktima ng mga mapagsamantala? Sakuha ng CCTV camera sa isang cellphone stall sa loob ng isang mall sa Davao City, makikita ang isang lalaki na nakatayo at palingon-lingon. Sa unang tingin, animoy nangingilatis lang siya ng cellphone sa mga estante. Kunyari, hindi siya nakatingin dito pero tinitingnan niya, tinoobserbahan niya ngayon itong kung darating yung isang kasamahan o kung may ginagawa na iwan. Pero ang inaakalang customer, magnanakaw pala. Nakakuha na ng tiyempo. Agad dinampot ang kawatan ng isang cellphone na nakalapag sa ibabaw ng istante. Sabi ipinasok sa dala niyang plastic. Mabilis na umalis ang lalaki. Tangay ang cellphone na nagkakalaga ng 15,000 piso. Upang hindi masalisihan ng mga kawatan, narito ang alisutip mula kay Thea Tolentino. Para sa mga may-ari o bantay ng establishments, huwag na huwag ipatong ang mahalagang gamit kung saan-saan. Ilagay ang mga ito sa ligtas na lugar para hindi takaw pansin sa mga kawatan. Makakabuti rin kung lalagyan ng tali ang mga mahalagang bagay tulad ng company phone upang hindi ito maipuslit ng kawatan. Mga igan, paano kung ang mismong bantay ng tindahan ang kawatan? Ito ang nangyari sa tindahan ni Margie Osias. Dati, customer nga lang namin siya. Ngayon, dahil yung kaibigan ko, para magkaroon sila ng contact, pinapupunta niya dyan kasi gamit nga nila yung internet ko. Tapos hanggang sa tutulong-tulong na nakikita niya kasi nagsosolo ko lagi sa tindahan. Maso nitong taon, nang mag-umpisang umeksa sa tindahan ni Margie si Mimi, hindi niya tunay na pangalan. Mayo raw nang mapansin ni Margie na nalulugi ang kanyang negosyo. Yung pala, natuklasan niya na kumukupit ang kanyang tinderang si Mimi. Uli na nang mapanood nila sa CCTV ang pagnanakaw ni Mimi. Ang ibang kuha kasi ng CCTV camera, nabura na. Pero hindi lang isa kundi tatlong beses daw kumukupit si Mimi kada araw. Ang paulit-ulit na pagnanakaw niya, huling-huli sa CCTV camera. Ayon kay Margie, binubunot ni Mimi ang wire ng CCTV mula sa monitor. Ang hindi niya alam, patuloy sa pag-record ang CCTV. Umaga, naglagay ako ng pera dun sa bag ko. Yung benta, puro 1,000 yun. Kulang 10,000. Pagtingin ko, wala na. Kaya naisipan ko mag-playback. Ayon kay Margie, umabot sa halos 100,000 pesos ang natangay ni Mimi sa kanilang tindahan. Sobrang nakakabwisit, nakakainis. Kasi naawa ka, binibigyan mo naman, tinutulungan mo naman, ganun pa ginawa. Pinagkatiwalaan ko. Hindi na pumasok sa tindahan si Mimi mulang nang mabisto ang kanyang pangungupit. Nakipagkasundo naman sa barangay ang mister ni Mimi kay Margie. Nangako siya na unti-unti ay babayaran ang halagang ninakaw ng kanyang asawa. Huwag lang siyang makulong. Malaking aral para kay Margie ang nangyari sa kanyang tindahan. Dapat pala hindi basta kaagad nagtitiwala kahit na tinutulungan ka, nagpapakita ng kabaitan sa'yo. Hindi dapat nagtitiwala sa tao. Saka kahit may CCTV, kailangan pala nakabantay ka rin dahil may ganun palang tao na malalakas ang loob sa pagnanakaw kahit may nakatutok na CCTV. Ang mga kahan ng pera ay dapat nasa mataas o tagong lugar din. Mainam kong lagyan din ito ng kandado nang hindi maging takopansin. Kung hindi pa lubos ang tiwala sa kahera, maaaring gumamit ng mga CCTV na konektado sa isang cellphone at maaari mong imonitor kung saan ka man magpunta. Mga igan, hindi lang mga tindahan ang punteriya ngayon ng mga kawatan. Pati mga computer shop, hindi na pinalampas. Kuha ang video ito pasado alas 3 sa umaga sa isang computer shop. Makikita ang lalaking ito na may kinakaliko sa ilalim ng computer. Maya-maya pa, may pinasok siya sa kanyang bag. Ang modus, sa una ay magre-renta ng computer para mag-surf online o maglaro ng online games. Pero ang tunay na pakay, baklasin ang mga piyesa ng computer. Aba, matindi! Naglakad siya na tila walang nangyari tangay ang random access memory o RAM card na nagkakahalaga ng halos 3,000 piso. Para na eksperto, bantayan mabuti ang mga customer na pumapasok sa tindahan. Samantala, isang computer shop sa Quezon City, tiwala naman ang naging puhunan ng isang kawatan.
Ayon sa may-ari ng shop, suki na raw na maituturing ang lalaking ito. Sa katunayan, may membership card ang lalaki sa computer shop. Makita sa video ang lalaki na nanghiram ng cellphone sa bantay ng shop. May tatawagan daw siya. Agad naman itong pinahiram ng bantay. Ilang saglit pa, nagpaalam at hiniram niya ulit ang cellphone. Sa pagkakataong ito, iba na ang sumunod na eksena. Ang kawatan dahan-dahan ang lumalapit sa pintuan. Ang cellphone tuluyan ng natangay ng kawatan. Di na raw na i-report ang insidente sa pulisya. Samantalang kawatan na gumapang papasok ng isang auto parts shop, walang kahirap-hirap na nakapasok sa loob. Hindi kasi nakakantato ang pinto. Kasama noon ang mga natutulog si Arturo, ang may-ari ng shop. Nakalimutan namin ilaking pinto. Ngayon yung roll-up nakababa. Nakababa siya ng mga 24 inches. May siwang siya na 24 inches. Dumdumaan eh. Madaling araw na raw, natapos ang trabaho ng mga tauhan ng tindahan. Ang kawatan dumiretso sa bahagi ng shop kung saan nandun ang computer. Habang abala ang kawatan sa paghanap ng mga makukulimbat, si Arturo biglang gumalaw at nagpalit ng pwesto ng pagkakahiga. Tuluyan na kayang mabisto at mahuli ang kawatan. Ang kawatan nilungkat ang istante. Dumiretso siya sa isang mesa at ninakaw ang dalawang cellphone at isang portable speaker. Dahan-dahan na pinuskit ng kawatan ang mga gamit. Si Arturo bangamat gumalaw ay nagpalit ng pwesto ng pagkakahiga. Ayon sa kanya, hindi niya pa rin namamalayan ang pagnanakaw. Pero siguro kung nagising ako, baka sinaksak ako, buti na lang, hindi ako nagising. Halos 12,000 piso, halaga na nakuha ng mga kawatan. Para maiwasan ang mga insidente na akit-bahay, may payo po ang pulisya. So, sa ating mga bahay, lalo sa lugar na yon, dapat doon kung merong maliit na butas, mga bintana, dapat meron silang grill para hindi makapasok ang sino man galing sa labas. Dahil report na nilang insidente sa pulisya at patuloy na pinag-aanap ang kawatan. Ang ating kaligtasan, mahirap pagkatiwala. Kaya mahalagang alisto sa lahat ng oras upang hindi tayo maisahan.